siya na pong pinopolitika ng mga kritiko ng Pangulong Duterte. Halimbawa po, yung isyu na sinasabi nila na makabagal ng ating pamahalaan sa pagbili ng vaksin na yan, ay yung meron namang pondo ng gobyerno. Pangalawa po, yung isyu na hindi bakit hindi pwedeng mamili ng vaksin, ng brand ng vaksin na pwedeng iturok. At pangatlo po dyan, bakit binibigyan ng ating Pangulo ng preference ang Chinese pharmaceutical? Ito po at ang Sinovac. So ito po yung mga issues na atin pong tatalakayin upang magbigay linaw sa sambayan ng Pilipino. Dito po may sinabi ang isang doktor, isang si Dr. Jackson. Itong doktor na ito, ito yung advisor ng ITF. At ito po ay nag-recriticize na rin naman ang Malacanang sa kanyang mga pahayag sa media na kung saan si kanyang sinisiraan ang pamamaraan ang nadiyono, hindi ang kong ang pamamaraan o response which the government is doing is not solid. Di angkop kaya nagkaroon ng maraming COVID cases sa ating bansa. Ang sinabi po ng doktor na ito, ayon sa ating nabasa sa kanyang pahayag, ay nagiging insensitive daw po ang liderato sa pagsasabi na hindi pwedeng mamili ng brand ng vaccine ang mga Pilipino, ang mga Pilipino na ituturok sa kanila. So, ito po, sapagkat ang preferred brand po ay itong Pfizer na gawa ng American Pharmaceuticals. So, atin pong sasagutin punto por punto ang mga isyu nito. Una po, bakit hindi tayo nakakuha po sa Pfizer from an American pharmaceutical company? Sapagkat po, napakalaki ang demand sa Amerika. And definitely, bago yung ang Pfizer pagbinta sa ibang bansa, naturalmente, sisiguraduhin muna nila na matugunan ang pangangailangan ng Amerika. Alam naman natin na napakalawak ng Amerika at napakalaki ng kanilang mga COVID cases noon. So, natural lamang yan. Bagamat ginagawa din ng ating pamahalaan ang paraan kung paano tayo makakakuha ng vaccine from Pfizer Pharmaceuticals. Kaya nga po sinabi ng Pangulo na hindi niya i-renew ang visiting forces agreement kung hindi magbibigay ang US ng 20 million dosages na vaccine. This is a way of compelling the US to allocate for the Philippines about 20 million doses of vaccine from American pharmaceutical, and that is Pfizer. Even din, kriticize din po yan ang mga kritiko. Ang kanilang sinasabi, the president should not blackmail the US or by not renewing the BFA.
for us just to be able to get vaccine. Pero ito lang po ang paraan para ma-pressure ang US na mag-allocate sa atin. Kaya po ginagawa ng Pangulo yan. Ganun pa man, criticize pa rin siya sapagkat di umano hindi dapat na gamitin na pang blackmail ang vaccine na yan upang marinyo ang BFA. Ito lang po ang paraan that we could get, we could share at least 20 million doses of vaccine from the US. Then, so be it. Another thing, sinasabi po na bakit preference the president preferred Chinese supplier, Chinese vaccine or vaccine from Sinovac, which is a Chinese company. Eh kung lahat po, alam naman natin na yung mga mayayamang bansa, hindi pa nga nagagawa, in under experimentation pa, nagbigay na sila ng pupondo para matiyak ang kanilang mga supply. So definitely, yung mga pharmaceuticals na yan na pinapinance ng mga mayamang bansa, yun muna ang kanilang unahin. Kaya nga nahuli tayo. But the Chinese company is offering us, it is already available by next month. So ba't hindi natin kukunin kung ito lang ang available at the moment and there is a need to have vaccine at the soonest time possible because we cannot afford to wait from other pharmaceuticals. So, hindi po dyan, it is not because Chinese company is preferred. It is because it is the only vaccine that could be available for us. Kaya natin binibili yan. Another thing, yung safety aspect yung sinasabi pong the most unsafe daw itong Chinese vaccine ayon sa ibang kritiko. Hindi naman po yan aaprobahan ng FDA kung hindi yan safe. At hindi naman natin kukunin yan without the approval of the FDA as an agency in task to ensure that drugs coming in for the public consumption are safety. So, hindi po totoo na hindi safety yan. Otherwise, the FDA will not approve. So, kapag inaprubahan po yan, ibig sabihin safety. At hindi po yan kukunin ng ating gobyerno kung walang go signal ang Food and Drugs Administration. Kaya po yan kapag binili natin, dahil may approval ang FDA, ang ibig po sabihin yan, safe gamitin yan. Sigurado po yan. Yung itinurok na sa mga PhD galing din sa Chinese, wala pang approval ang FDA. Wala naman namatay na PhD. So in other words, panlilin lang sa sambayanan yan para sabihin ng mga kritiko ng Pangulo na hindi safety ang vaccine na galing sa China. Ang sinasabi po natin, we are making it very, very clear that once it is approved by the FDA, it means it is safe for use. Otherwise, the FDA will not approve it and the government will not buy vaccine for public consumption without the approval by the FDA. Ngayon, doon po sa issue na sinasabi na
insensitive ang Malacañang sa pagsasabi na hindi pwedeng mamili ng vaccine brand ang mga Pilipino. Very, very natural po. Sapagkat, in the first place, wala namang available na ibang vaccine. Walang ibang vaccine available for the use by the Filipino except this one. The government cannot choose any brand. So if this is the only brand that can be available for the Filipino people, wala talagang paraan para mamili tayo. Ang sinasabi na lang ng Malacañang, and this is correct, that if you do not want, because you don't believe in it, you don't trust the brand, then huwag kang magbakuna. Sapagkat masama naman yung piliting ka na ayaw mo dahil wala kang tiwala sa vaccine na itinuturo. Another thing, libre naman ito. Libre ito. So, ang masama lang dito ay binibinta. Hindi ayaw mo sa brand na yan, pinipilit sa iyong iturok at babayaran mo. Well, that's not, it's very, very wrong. Pero kung voluntary naman to, kung sino lang may gusto, at libre naman ito, o di, okay lang. Kung ayaw mong pabakuna, you take the risk of being exposed to COVID contamination. In the same way, that when you take in, you allow to be vaccinated, you take the risk of the side effects of the same medicine. Definitely. Anyway, life is taking the risk of whatever is accrued to what you do. Ganun talaga. So, is it insensitivity to say na hindi pwedeng mamili ang vaccine ng mga Pilipinos? That is not, because that is the truth of the matter. Kailangan malaman nilang katotohanan na hindi tayo pwedeng mamili because this is the only available vaccine so far. So if you want to be vaccinated with it, then go ahead. You know, it's free. Hindi ka sisingilin dito. But if you don't want, kasi isa ka doon sa mga na-brainwash ng mga kritiko, so wait. Yan po ang katotohanan tungkol yan. Another issue. Ang sinasabi po, why we do not allow private companies or LGUs to buy directly from anywhere they wanted to? First thing po dyan, the government wanted to ensure that the vaccine that would be used by any quarter of our society should be safe. And the only way to do that is to ensure that no private companies nor LGUs be allowed to directly buy from whatever source. Sapagkat hindi po tayo nakakasigurado. Walang control ang gobyerno dyan pagka ganun. It has to pass through strict control purchasing procedure by all the LGUs and private companies. So, ang mangyayari po dyan, kung mayroon ng ibang available brand sa ibang bansa at ito ang gusto ng mga private companies na bilhin, well, submit to secure clearance from the ITF at
pag sinabi ng ITF na okay yan because there is already an approval by the FDA as to that brand, then pwede. But definitely, it has to be to pass through the screening procedure. And if the ITF says that it is for the purpose of ensuring that the drugs have to be administered upon the Filipino people should be purchased by the national government, then so be it. Hindi po pwede kasi na magkanya-kanya, napakahalaga po itong bagay na ito. It might contaminate the whole country kapag napasukan tayo ng isang false vaccine. Kaya po, tama lang that the NGOs and the private companies should not be allowed to purchase directly from whatever source. They have to submit to the ITF as an agency in task to ensure about this vaccine procurement. Ngayon, ano po ang pinagdududa dyan? Na may kurakot? Mas manda, mas magiging kurakot po yan kung magkanya-kanya ng bili. The government, to the ITF cannot make cannot get involved with the corruption for the purposes of purchasing. Anyway, transparent naman. Definitely, because kung ang magbabayad dyan ang NGOs at saka yung private companies, then that would be for themselves to ensure that their money are being secured, that it is not, that their money are not corrupted. So, walang problema po dyan. There can be no problem. So, ito po yung mga issues na dapat natin tugunan. Ang masama po kasi, basta mga pronouncement ng mga opposition senators, ni Bepe Robredo, ng mga kritiko ng gobyerno, sa halip na makatulong para himukin ang sambayanan na suportahan ito, na magtiwala sa pamahalaan, sa gobyerno at sa brand ng baksin na ituturok, ay hindi pa man dumarating sinisiraan na ng mga kritiko sa kanilang mga paninira. It breeds doubts in the minds of the public as to the effectivity of the vaccine, which is no good. Sapagkat kung hindi magpabakuna itong mga Pilipino dahil walang tiwala at maraming makukontaminate na mga Pinoy. So, hindi po dapat na maisulong lamang ang pansariling interest ay sisiraan na natin ang gobyerno even at the risk of the public health. Samantalang po, babalikan natin ang digbaksya. At that time, hindi pa nga tapos ang clinical trial. Wala pang approval ang FDA. Binili na ng administrasyon ni Pinoy. Bilyon ang halaga. At dahil nandyan na, kahit very risky pa, itinuloy pang iturok sa mga public school children. Alam yan, ibininta sa mga private din. Kaya maraming namatay. Samantalang itong COVID vaccine na ito, bago ito dalhin sa ating bansa, payagan na makapasok, it has passed through clinical trials and already approved
by the FDA. Kasi hindi naman yan papayagan natin kung hindi na makapasok, kung hindi aprobahan ng FDA. Hindi yan gagamitin. Iba ang kaso ng PSD. Kasi ang PSD po, kahit wala pang approval ang FDA, in order to secure the life of the president from COVID contamination, ang PSD, nagpabakuna na agad sila ng isang vaccine from China na ayon sa balita donated sa kanila at kanila namang tinanggap at wala namang nangyari sa kanila. Yun po, kahit walang approval ng FDA, sabi nga natin, it's no bad. Bakit? Because they need to do everything which to their judgment could protect the president in whatever way. And the judgment of and the decision of the PSD of securing the life of the president cannot be made dependent upon any government agencies such as FDA. Kasi ang FDA, hindi mo malaman kung kailan makakapaglabas ng isang o kailan makakapag-approve ng isang vaccine, because hindi padalos, hindi pwede sila magpadalos-dalos. Pag inaprobahan nila yan para sa lahat, sa publiko ng Pilipinas, ng para sa mga Pinoy, so they have to be very careful before they approve any vaccine coming in. But of course the PSD could not wait. They could not wait a judgment from any other agency. They have to make their own decision, which for them is the best way protecting the life of the president, that being their mandate. Kaya po, exceptional ang kaso nila. Pero itong vaccine from China, which has to be used perhaps next month, di ito gagamitin without the approval by the FDA. At hindi natin ito bibili kung hindi ito inaprobahan. The fact that it was already purchased or it is under purchase now, it means that there is already good signal by the FDA, with the Food and Drugs Administration. Kaya po, hindi po totoo na hindi safety yung drugs na gagamitin, even if it came from China. Otherwise, as we said and we repeat, that it would not be administered without prior approval by the FDA. And once it is approved by the said agency, sigurado pong safety yan. Bakit hindi tayo pwedeng makapamili as of now? Because it is the only available COVID-19 vaccine so far. Ito lang po ang available na mabibili ng Pilipinas. Kaya hindi po pwedeng mamili. Wala namang mapagpagpilian. Kaya hindi po insensibility on the part of the administration to say that we have no choice, hindi tayo pwedeng makapamili, that being the fact of the matter. Kaya po, ang mga nagsasabi, Dr. Liatson, ikaw, Dr. Liatson, kung hindi ka rin lang makakatulong, itake ko muna yung bibig mo, ang yabang mo. Matagal ka na eh. Palagi kang lumalabas sa balita, nakakala mo, nagmamagaling ka, pinakamagaling ka na. Kaya ka nabubuldyak eh. Nakakala mo, the best kayo eh. That is not simply freedom of speech on your part. Because as a doctor and you are expressing your opinion on the matter, pinapaniwalaan ka ng ibang tao.
Kaya don't give any doubt to the minds of the public. Bakit? Meron ka bang alternative sa sinasabi mo? Meron bang may magagawa ka ba para makapamili tayo? Eh kung wala ka rin lang magagawa, ikaw doktor yan, so manahimik ka, sado kang madaldal eh, papasikat ka lang eh. Gusto mo, sumikat, kabalbala naman yung pinagagawa mo. You are not helping. What we need now is cooperation by all quarters. Ngayon kung duda ka, pag-aralan mo mismo at sabihin mo sa kanila yung duda mo. Hindi yung sinasabi mo sa publiko agad, nakala mo, ang galing-galing mo. Bakit tingin mo doon sa FDA? Tingin mo sa DOH? Gusto mo lang magpapansin para kunin ka. Minsan nabasa ko, sabi mo, pinangarap mo magtrabaho sa gobyerno. Yung ugali mo, pare, di ka kukunin. Mayabang ka eh. May pagyayabang mo, kalabanin mo DOH, kalabanin mo FTA, kalabanin mo Malacanang, kalukuhan mo para ka si Trillanes, daldal na walang katuturan. Salit na magtulungan tayo, payabangan ang ginagawa yung mga senador dyan. Ikaw Robredo, ikaw Montiveros, ikaw, Pangilinan, ano ba nagagawa nyo? Manayabang na nasisweldo kayo ng tao, hindi mo rin nakakatulong. Ang hirap dito sa atin eh. Pati yung kaligtasan ng sambayan ng Pilipino, pinopolitika nyo. At ang bagay, pinopolitika nyo na kayo mananalo. Nagsisi kami kung ba't namin kayo binoto noon eh. Kuhan. May ginagawa kundi magurakot eh. Hindi kami nagagalit. We are not angry because you criticize the administration. Sabi niyo dahil DDS, pinag-usapan kung dilawan ka o DDS ako. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niyo dilawan at DDS. I don't care about it. What we care about is what is the right thing to do. Under the circumstances, magagalit ka na hindi na sinasabi ng Malacanang na hindi makapamili. Ano ba yung meron ba tayong pamimilian? Nagagalit ka na pagkabagal yung parties natin, ba't hindi tinagkakuha sa Pfizer? Ugot pala kayo eh. Kung ikaw, Pfizer, ibibinta mo agad sa Pilipinas, ngayon kulang pa sa Amerika, at bakit uunahin ng Pfizer ang Pilipinas? Sige nga. Tapos sasabihin nyo eh, na nagkamali ang DOH, hindi agad naging mabagal sa aksyon. Kahit mauna ka doon, kung talagang kulang ang allocation, logically, ibibigayan sa mga Amerikano kaysa mga Pilipino. Hindi nila papansin na ng pera natin. Kaya gumagawa ang Pangulo ng paraan. No vaccine, no BAP. Pero di ba kayo pa rin ang galit? Ano sabi nyo? BAP is for security and cannot be compromised with the vaccine. Eh, ano ang pronouncement nyo, di ba? Tala ng bagay, pinapolitika. Sana matuto kayong makipagtulungan. Anong ilimutin niyo yung mga personal na interes? Mayaman na kayo. Ano pa ba ang hinahabol niyo? Okay ko. Masyar dito sa Pilipinas, kaya ganito itong buhay natin. Mismo mga tao sa gobyerno ang nagsisiraan. Mismo mga tao sa gobyerno ang nag-aaway-aaway
salit na magtulungan para sa kaunlad ng bayan. Pero hindi eh. So, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, muli, magandang gabi. Maraming salamat po. Bilang support ako sa ating channel, na-subscribe po na natin ang channel nito, ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.